guys! Welcome to my YouTube channel. At today, tuturuan ko kayo kung paano maggata ng gulay. Kukuha tayo ng sitaw, talong, at okra. So guys, doon tayo pupunta. Doon sa taniman namin. So, tara! Samahin niyo ako. Ayan po, andito na tayo sa ating taniman. So, start na tayo. Kukuha na tayo ng ingredients para sa ating lulutuin. Sitaw para sa ating ginataang gulay. So, ang kukunin na lang natin ngayon ay talong at okra. So, ayan po, andito na tayo sa taniman ng okra. So, titingnan natin kung meron pwede nang makuha. O, ito, pwede na to. So, nakikita nyo, iba yung okra natin dito. Kasi ito ay Turkish okra. Yan, kulay white siya. Then, para siyang may mga kanto-kanto. So, ayan po. Hindi po ako marunong kumuha. Sorry. Sorry sa may tanim. Ayan. So, hanap pa tayo. Ito, may isa din dito. Dalawa. So, ito, maliit pa. Hindi pa siya pwede. Ito naman, magulang na. So, parang dalawa lang makukuha natin. Ito. No, ito pala. Sira ang tanim. Okay, tatlo. Ayaw makuha. Guys, nakakuha na ako ng okra. Kaso tatlong peraso lang siya kasi yung iba hindi na siya pwede. So okay na siguro to kasi konti lang naman kami, pananghalian lang naman namin. So ngayon kukuha naman tayo ng talong. Po, nakabalik na tayo dito sa bahay. Kukuha naman tayo dito ng talong. So ito yung tayo namin talong. Bali, nasa ano lang siya. Harapan lang ng bahay namin. So ayan siya. Maliliit pa kasi parang native po ito. Kunin na natin. Eto.
ayan, meron tayo ng nakuhang talong. Ilang piraso na to? Isang ulaman na to. Ayan. Start naman na tayo. So, itong sitaw, puputol-putulin lang natin siya. Then, ito namang talong, i-slice lang natin siya. Lalagyan natin siya ng tubig kasi mag-iitim yung talong kapag hindi natin siya nilagyan. Itong okra, ganun din, slice lang din natin. Start na tayo na magluto na ating ginataang gulay. So, papakita ko lang sa iyo yung mga additional ingredients natin. So, dito meron tayong bawang, then sibuyas, sili. So, pwede, ito optional naman. Pwedeng wag nyo nang lagyan or pwede rin naman lagyan nyo kasi dito sa amin mahiling sila sa maanghang. So, kaya naglagay ako. Then, bagoong. So, mamaya ilalagay ko sa aking description box yung mga tamang sukat na mga ingredients. So, ginamit ko yung bagoong kasi hindi na ako gagamit ng asin. So, optional din yan. Pwedeng gumamit kayo ng asin pero hindi na kayo gagamit ng bagoong. So, ang aking ginamit ko lang yung bagoong kasi para mas malasa siya. So, nasa sa inyo pa rin yun. So, meron din tayo ditong yan. Unang piga ng gata. Unang piga. So, yan. Ito po ay 2.5 cup. Yung 1 cup, yun po yung mainit na tubig. Then, yung 1 half, yun naman po yung malamig. Yung katamtan, yung galing lang sa gripo natin. So, ayan. Sa mga magtatanong po kung bakit mainit na tubig yung ginamit ko. Kasi sabi ng mama ko na nagturo sa akin na magluto. Kapag dumainit na tubig yung ginamit mo is mas lumalabas yung gata ng niyog. So, yun. Pag nilagay nyo, unang nyo nilagay yung 1 cup ng mainit na tubig. So, i-rest nyo muna siya ng mga kahit 1 o 2 minuto para talaga lumabas yung gata niya. Saka nyo i-add yung 1 1/2 na malamig na tubig. So, start na tayo magluto. Yan, kung makikita nyo, umuusok na siya. Medyo umiinit na, pero tuloy pa rin yung ating paghalo. Kasi lilinaw pa rin to. Hindi pa sapat yung kulo niya para maihulog natin yung ating gulay. Ayan, kumukulo na yung ating gata. Pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. Then, yung ating bawang. Halo lang po natin ulit. So, yan guys, yung advantage ng nasa probinsya ka. Kasi,
katulad ngayon, meron tayong pandemic and lockdown pa yung karamihan sa atin. So, mahirap, wala tayong trabaho. Kung nandito tayo sa probinsya, na magtanim tayo ng gulay, sold na yung ating ulam. Meron na tayong pananghalian. So, ito, meron na kami pananghalian. So, maya-maya pa, ready na to. So, ayan guys, ito na yung perfect na hulo ng ating gata. So, una, ihulog ko na yung ating talong. Uunahin natin siya. Kasi mas matagal tong maluto eh. Pero ilang minutes lang naman. Haluin lang natin siya ng ilang minuto. Pag yung medyo light brown na siya, so papakita ko po sa inyo mamaya kapag ready natin ihulog yung ating sitaw. Ihuhuli natin yung ating okra kasi mas madali siyang maluto. Unahin lang natin to. So ayan po, medyo kulay brown na yung ating talong. Yan. Kaya ready na natin ihulog yung ating sitaw. Mix natin. So pwede na rin po nating idagdag yung ating sili para manuot yung anghang sa ating nilulut. At add na rin po natin yung ating bagoong. So, ayan po, sa magtatanong kung bakit bagoong yung ginamit ko, katulad po nung sinabi ko kanina, is para mas nuot yung alat dun sa ating gulay. Pwede rin po kayong gumamit ng alamang. So, sa ibang lugar, bagoong din po ang tawag sa alamang. Pero sa amin po, alamang po yun. Yung ginamit ko po, isda po siya na bagoong. So, sa iba, ang bagoong po nila is hipon. So, pwede din po yun. Depende po sa inyo. Optional naman po yun. Hintayin lang natin siyang maluto. 5 minutes. And finally, luto na po ang ating ginataang gulay. So, ready to serve na po ito. Meron na kaming pananghalian.